So, what's up mga ka-Dirtyan? So, pakita naman natin ngayon yung ating halaman sa kung paano nila natin sila kung paano natin sila pinarami. So, tingnan muna natin sila. Mamaya yung pagmamarkot earlier sa so, natin. So, yun sila ngayon. Meron tayong lemon lime. Meron tayong Siberiana. Siberiana ulit. Siberiana. Meron din tayong burgundy. Ayan, meron din tayong compactors. Compacta, impacta. Meron din tayong congesta. Tineki din tayo. So, may malaki tayong tineki na nakuha natin noon. May binili ako ng tineki. Meron tayong burgundy na mataba. So, yung mother natin ng burgundy. Masyado siyang malaki. May malaki din tayong Siberiana na matadagdagan pa mamaya. So, yan. Siberiana natin. Ang ganda ng daon niya. May lemon lime din tayo, malaki. So, malaki yan. Tapos meron pa tayong sa pang burgundy. May burgundy pa tayong malaki. Tapos, ang pinakamalaki, lemon lime. Lemon lime ang ating pinakamalaki. You know, panalon, taba. Ito yung burgundy. Oh. Pero yung lemon lime, talagang oh, what's up mga Dirtyan? So, pakita naman natin ngayon kung paano sila pinarami using air layering or kung tawagin din sa atin ay markot. Pero iba kasi yung air layering. Ang medium ng air layering, bali ay kokopit. Tapos ang medium naman ng air layering is kokopit. Tama. Tapos ang medium ng markoting is yung soil. So, magkaiba sila. Ito yung ating medium. Kailangan natin, pakita natin yung mga gagamitin natin. So, ito. Kokopit. Moist lang dapat. Hindi siya basang-basa. Oh, diba? Diba pag maulan, matagal mag-ugat yung ating mga markot. So, yun din yung i-apply natin dito. Hindi siya masyadong matubig. Para mabilis siya mag-roots. So, ito. Tapos ang ating rooting agent ngayon, ito aloe vera. So, yan, aloe vera yan, aloe vera. Tapos, kakailangan natin ng bunteng. Hindi ko makita yung ating ano eh. Pang margot kong kutsilyo. So, may nangyelam. So, ito ang ating isang gamitin. Ating grafting knife. So, ito sa Lazada, mura lang yan. Parang 170. Nag-sale siya. So, yan. Ating bunteng. Tali, taling straw. Tapos, pag mag-harvest, mas maganda kung may ano ka. Pruning shear. So, ano natin gagawin? Magbabalot muna tayo. So, magbalot muna tayo ng kokopit. Para isang diretso lang siya. So, yan. Ito yung plastic. Pilihin lang natin siya. Dalawa na. Lalagyan natin ng kokopit. Saan papansin nyo yung kokopit natin? Diba? Hindi siya matubig masyado. Ayun, moist lang. Yan, lalagyan na natin. Step by step natin siya. Yan, pagka ganyan na siya, sasara na natin. Pataling straw. Sasara na natin siya.
pagkatali. Ayan, pwesto na tayo. Alin ba mamarkutan natin? Pili na tayo ng ating mamarkutan. So, ano ba napipisa nating markutan? Ito na lang ang ating markutan. Kung ito kaya. So, hindi. Pwesto ko muna. So, ito guys. Ito na lang ang napisa nating markutan. So, hindi matalas yung utili natin. So, lemon-lime ang napili natin. Kasi, ito medyo mabilis ito eh. Parang 2 weeks lang siya may ugat na. Tapos mga 3 weeks, 4 weeks nakaka-harvest na. Hindi kagaya ng mga burgundy, yung mga picos, iba yung katawan kasi nila. So, medyo matagal sila ito, mabilis. Mga picos Audrey, altissima yan, mabilis niya. So, nasugatan muna natin. Maliit lang yung sugat. Depende kasi sa taba ng katawan nyo. So, kaya hindi man natin kailangan lakihan siya. Since pet naman itong stem. Kaya ang kutuloy natin na ganda. Hindi mabagal itong kutuloy. Tanggalin natin yung layer. Ayan. Tapos niyan, papansin niyo may madulas pa diyan. So, kaya asin natin yan. Ayan yung second layer niya. Kasi pag hindi, madalas naghihilom minsan siya. Naghihilom. Naghihilom lang yung sugat, hindi siya nag-uugat. So, kung mag-uugat man minsan, mabagal. Ayan, kaya asin natin. Tapos, yung ating aloe vera. Papayad lang natin yung aloe vera natin. Pwede rin natin siya iwanan dito. Yan, nakapulupot lang to. Pwede naman yan. Kasi yung ginawa natin ito, ito yung purpose nyan. Sasabit lang natin siya dito. Tali. Ano, parang nakatali lang siya nyo. Dali lang naman siya tali. Tapos, sa kanyang babaakin. Ang init na. At ito babaakin. Dito. Pagbabaakin. Pagbak na, mag-ready ka na agad ng tali. Ang tatali na. I-shoot na natin siya. Sa loob. Ayun na, sa loob na siya. Sa kanya siya, sarap. Sa kanya tatali. Siguro mga dalawang tali o tatlo. Para matibay siya, hindi siya gumagalaw. Kasi higpitan. Para hindi siya gumagalaw-galaw. Ayan guys, ganyan lang siya. Ganyan lang ang pag-air layer. Ayan. Ganyan lang. Ayan, dali niya lang. Tapos, pag may ano na siya, mga after 2 weeks. Ayan, may 2 weeks na ba to? May ugat na. Ito may ugat na rin ito. Pero hindi pa siya dumakapal. Dito, pahit pa natin yung
Ay, ito pala. So, ito guys. Ngayon, may yogurt na siya. Ganyan siya. Pasabit lang ganyan. So, ayan. Diba, may hiwa din siya. Ganun din ginawa kong pagmamarkot dyan. So, ayan, may yogurt na rin pala to. Saan ba yung camera? Meron, nililito tayo. So, ayan, may ugat. Dito. May ugat din dito. Okay. Isa nating mother. Ayan, may ugat na rin siya. Ayan, may ugat din. Tapos, ganun yung pagka-harvest nun, ginagawa ko, tinatanim ko sila. Ako nga ba sila tinatanim? So, ito yung mga yan. Yan. Magaling lang din yun dyan sa malalaki. Yan. Yan yung minarkotan natin, galing lang din yun dito. Sa kanina natin binigyan. Mamarkotan. So, ito yun. Dyan sila. Yung mga yan, dyan sila galing. Pinarami ko lang sila. Ayan sila. Di ba? Di tayo ang init dun eh. Ayan. Yung mga lemon lime na yan. Ayan. Dun yan sila galing yung mga lemon limes. So ayan siya. Ganda nung tama nung araw. So ganda yung variegation niya. Para siyang anong tawag dun? May alikabok. Maganda yung pigment. So, usapang pidel naman tayo. So ito yung mother ko ng pidel. So, mapapansin nyo may mga markot yan. Yan. So ito yung ating mga pidel. So yung maliliit, galing lang yan dyan sa malalaki. So kinakalat ko lang sila. So paano ko nga ba sila kinakalat? So paano ko siya pinaparami? So kinakalat ko sila by cloning. So yun yung air layering din, kung tawagin. So ito siya. Pinapababa ko siya. Tapos, kasi pagka mababa na siya, mas mabilis siya sumuwi. Kung established na siya. Bali, 2 feet lang siya dahil last year. So, may 7 months na to sa akin. So, ngayon, almost. Nandito na siya. So, may 4 feet na siya. Kaya, pagka baba na dyan, pagkat nyan, mag-multi-branch yan. Pag-multi-branch niya, so, kukunin natin yung iba ulit. Tapos, tatanim ulit. Sabay yung pababa, paparkot ulit natin siya sa baba. Gagawin ulit nating mother since mataba na yung katawan niya. So solid na yan mag-produce ng mga stem. Tapos hanggang sa gandito na lang siya. Pag gandito na lang siya, yan yung markot natin. Magsusupangan ulit yan. Kasi mas mabilis pagka maliit siya tapos ang kapal na nung roots niya, established na siya. So malakas yung kuha niya ng sustansya. So alaga na lang sa dilig. Mas mabilis, mabilis siya magano. Mag-stem since nga nakakapit-nakapit na siya. Tapos usapang multi-branch. So paano nga ba ginagawa yung mga multi-branch na yan? So ginawa ko dito, mga ganito na siya kahaba. Yan, mga ganyan na yan. Minarkot ko dito. Yung kamaharang yan, dito minarkot ko siya dyan. So pagka-markot ko, after a week naglabas siya ng buds. So yan. Tapos ngayon mga 3 weeks na siya. So ito na yung suwi niya, tatlo. So ayan o. Isa, dalawa, tatlo. Tapos yun dito naman, bali ginawa ko, pinutol ko yung shoots niya. So ito, ito naman siya. Ayan. Pagkaputol ko ng shoots dito, may shoots siya. Ayan, pinutol ko siya. Tapos naglabas na siya. Isa, dalawa, tapos dito sa likod tatlo. So ayan, tatlo na rin siya. Isa. So ayan yung isa, tatlo. Diba? Isa, dalawa, dalawa, tapos dito tatlo. Tapos ito naman,
to. Galing yan dito. Dito. So pinapababa nga natin siya kasi ang problema dito, masyadong malakas yung hangin. Open na rin siya, so natatagtag siya. Nababali yung ibang markot. Ah, nagagalaw yung mga ugat-ugat niya talaga. Talagang nung nakaraang bumagyo, namatay na akong tirentang pidel. So biruin mo, nakatanim, katatanim lang siya. Nakatanim na siya sa soil. Sa lakas ng hangin, shoot pa siya dun sa fish pond. So diba, ang lakas talaga ng hangin. May nakaka-bad trip dun. Kasi ito yung isa natin, ano, pidel. So ayun, pinapababa ko na rin siya. Makikita nyo. Pa 3 weeks na siya may ugat na. So ayun yung mga roots niya. Tapos sa usapang markot or layer dito, para mas madali nyo siya ma-establish, huwag kayo magtitipid sa markot. Kung nasa inyo naman yung mother, patagalin nyo yung ugat, pakapalin nyo. Kasi mamamatay yun, ano, mahirap siya, tapos mahirap siya mabuhay pagka ano, maliit yung ugat. So, alam lang natin dyan, makapal yung ugat, mas mabilis siya ma-establish. Diba? So, nasa inyo naman yung mother eh. So, yun lang ang gawin mo. Maghintay ka na lang. Patience is a virtue nga naman, di ba? Pag-aalaman. Lalawak talaga ang pasensya mo. So, ating ito, pinabababa na rin natin. Dito, shadow ring mataas. Dami niya. So, ito yung paliwanag ko doon sa pauti-uti. Kasi dalawang sanga to. Yan, isa, dalawa. Magkasing taas yan. Nakuha ko na yun dito. Naitanim na doon. Tapos, nagsupang na ulit siya, di ba? Nagmultay. Kinukuha ko ulit. So, yan. May ugat na rin siya. Pantanim na rin yan. Tapos dito, ayan, naglalabas na. Yung pinina-prepare ko. Nagbo-boosting kasi ako ngayon. Nagpaparami talaga ako. Naghahabol ako sa panahon. Dito, wala pa naman. Kasi ito, tinanggal lang ko naman siya ng dahon. Kasi, minsan hindi natutuloy yung buds pagka na ano, hindi naaarawan. So yun, tinanggal ako siya ng dahon. Ayan, dalawa na ngayon yung supang niya. Tapos may isa pang sa ibaba. So yun, isa sa ibaba. Ayan, di ba? Tapos sa usapang Burgundy naman tayo. So, sa Burgundy. So, dito ko papakita yung tama ng araw. So, ito na. Ito ay last year pa. Siguro may 4 months na to. Ganito lang siya dati. Yan, nasa 3 feet and a half. Pero ngayon, nasa 5 feet na siya. Taas niya na. Yung laki ng dahon niya. Ang pagiging Burgundy, sa ano yan? Sa sikat ng araw yan. So, kung hindi siya sisikatan ng araw na maganda, so ito siya mag-green. Pero kung sisikatan ng araw dito, yung tinaming buds niya dito, mapula yung kanyang ano, mga shoots. Pero maputla yung shoots pag hindi naarawan. So, green yan paglabas. Pag mapula naman, naarawan yun, ang labas ng dahon, mapula. So, yan, mapapansin niyo dito, iba-iba yung variegation ng pagiging red at saka green. O, di ba, pagkakama floods. So, yan o. Ayan na yung shoots. Pansin yung shoots, ito dito hindi mapula. Ito, green yun nandito tuloy. Tapos yung kalahati niya mapula. So, di ba? Isang pula yun. Ang laki. Ito pa ating mga Burgundy. So yun, pinakalat ko rin siya. Oh. Inamarkatan natin. Kasi ito, laki ng dahon. Laki ng dahon. Ito mga Burgundy pa. Pwesto tayo dito, pakita natin yung ting Bergen. May compacta rin tayo dito. Ito yun yung compacta. May ari na nun. So nag-expand din tayo. Palayan to dati. May tinatambakan ko na. Mahaba-haba na yung ating natatambakan. Unti na lang. Matataniman na. Inuti-uti ko na sila yung taniman. So, planning ako kung ano itatanim ko dito. Hindi pa alam. So, yung pinost kong nakahang method nun, ito na yung ano, yung tinegin nun yung uli. So, nilupa ko na siya agad. Kasi yan sila. Yung iba nga, halos wala pa talaga ugat nung nabali ko.
yung sa Marcot, Marcot mismo yun. Basta dinirek ko sila sa araw at saka sa soil. Tapos tinali, hindi nagagalaw. Iba yung araw at saka iba yung nasa soil. So talagang nabubuhay sila basta may ugat. Saka naaarawan, ayun ang gusto nila. Ito yung ating mga burgundy. Pakita na natin sila sa view. Ayan ang ating burgundy na. So ayan. Ganun ko lang sila pinaparami using air layering. Tapos meron pa tayo ditong golden tineki. May alaga rin tayong hayop. Siyempre kailangan may pet din tayo. White. White dove. May bibi din. Saka yung manok kong maliit, yung serama. Ito yung ating golden tineki. Ito yung mataas siya. So yan. Di ba napakarami niyang suwe. So ang technique dyan sa pagpapasuwe. Complete. Saka urea. Yun. Yun ang dinidilig ko sa kanya. Tapos sobrang init nyo yun, maganda talaga. So dapat nadidilig din talaga pag ganyan. So yun naman napakakapal guys. Napakarami niyang suwe. Diba? Yan, complete urea. Every week yun, isang kutsara. Lalagay mo sa isang balde. Isang balding tubig. Ibibig mo every week sa kanila. Tagi isang tabo lang. Ito ating tineking malaki. Dito nang galing yung tineki. Na nandun nakatalim. Yung tineki natin. Tara, huwag tayo dyan. Dalawa lang yung nakahiwalay. May harvest din tayo bago. So, ipapalit natin ng next video, papakita natin. Tawalit natin siya ng itong magka negra, alokasyon negra, ipapalit sa akin. Gusto ko yun. Wala pa ako nun. Negra, alokasyon. So, may nakaready rin tayo ni-establish, pumalit. Pang dagdag sa pidel. Na yung ating albo, may albo din pala tayo, ito yung pinabebenta. So hindi pa siya talaga establish na siya. Nilagay ko siya doon sa arawan na malakas, ang init talaga, ang mainit talaga. Ano daw? So ito, namumula siya, tricolor kasi yan. Tapos ito yung albo niya, ang ganda niya, ang dami niya stem. Tapos ito yung hindi ko malaman kung ano ba talaga to, emerald green daw, layo naman kasi. Kasi di ba pabilog ang emerald green ng dahon o robusta. Eh ito naman kasi napakalaki ng dahon. Tinan nyo naman. Tapos ang ganda nyo. Grabe. Ang ganda nyo ngayon. Di ba? Hindi mabibighani gano'n. Hindi mabibighani. Sa ayan lang muna. Kung tinapos mo tong video na ito, yan, kung natapos mo to, i-type mo December 17, 1996. I-type mo December 17, 1996. I-type mo sa comment section. December 17, 1996. Yung unang makapag-type, bigyan natin ng lemon lime. Okay guys. So guys, gaano nga ba kalawak ang ating taniman? Na pwede nating pagtaniman. So ito. Makita niyo dito. May bako. Diyan may mga saging-saging. So ito, basurahan. Basurahan natin. So nakakuha tayong lupa dito. So ayan, nakakuha tayong lupa. Yan yung tinatambak natin doon.
Tapos kumis sa hingan dito sa inyong bakod. Ito. Malawak pa. Ito yung palayan. Tatambak nito, tinatanim ko nang tinatambakan, tinatanim muna ng gulay ng ating kasama sa bahay. May kasama kami sa bahay. Ngayon dito muna siya pinatatanim. Tatanim ko siya ng gulay dito. Ayan. Ito aming pato. Ayan. Ito pala yan. Hanggang doon sa may dulo ng bakod. Yung may manggang yun, yung malaki. Namamaybay ng bakod. Ayan, hanggang doon. Tapos, dito. Ayan yung ating mga rubber plants. Ayan. So, anin natin yung camera. Baliktad rin natin habang naglalakad para makita niyo. Di ba yan? Sa ganyan, yung basurahan. Ito yung ating palayan hanggang doon sa may mangga. Kasi yan ang aking tatay. Nakatambay. Yung lemon lime. Ating bibe. Aking giant lemon. So yan, lakok pa siya. Hanggang doon pa. Lakok pa yung taniman. Yung aking tatay. Tag life. So yan, Siberiana. So yan, hanggang dyan. Ang pinapatambakan. Yan pala yan. Yan hanggang ayan namin pa rin yan. Hanggang pala yan. Yung sea grapes. So yan. Sunset. Kita natin dito. Ang view ng kagandahan. Yan dito tataniman pa rin natin to. Tinanggal ko yung mga saging. Yan. Minsan sa sunset na. Yung mga pidel. Malawak pa ang ating taniman. Meron pa dun. Napad siya. Hindi na masyado mainit. So, tingnan natin kung anong tingitingnan natin tatay. Ganda ng view. Oh, ang bibe lumilipad. Kapit na muna natin to. Kahit tumambay na lang.
Hintay tayo ng sunset. Sunset, bibidyo natin yung sunset. Habang nakatambay. Kaya mo lang ang kape. Nagkita ko yung kape. Pag hinihintay natin sunset, magtitimpla muna ng kape. Thank you.
So what's up guys, pakita natin sila backward. Gawa ng video kanina. So ito yung ating mga alaga. May maganda rin dito. Tapos tamang tambak tayo ngayon. So kunti na lang natin tatambakan. Kayang din yung mga ilang puno rin siguro, mga 39 na puno rin yun. May tatanim natin dyan. Ito nga pala yung pinost ko nun. Tinanim ko na siya sa lupa. Yung tineki. Tineki na nakahang method. So ayan sila ngayon. Kung nanonood, kung tinapos mo to, bigyan kita ng sombrero natin. Saka isang lemon lime. I-type mo, December 17, 1996. December 17, 1996. Type mo, unahan na lang. Alam mo ulit natin si Budang, si Madam. So, tatanim na natin itong ating mga, ang tawag dito, mga black prince. Ito yung ano, yung nasa isang vlog natin, yung maraming sanga. Ayan. Mas gusto nila sa araw eh. Tapos, mga galing naman sila sa mga seed growth naman sila. So, hindi sila masaselan. Tanim natin. Yan. Dito mo. Yung isa na itanim ko na eh. Para mabilis pumenetrate yung ugat niya. Lakihan natin yung ano. Dati kasi may ano dito, may chicharunan. So yun yung ano, may mga uling-uling yung lupa niya. Oo. Yan pala maganda ilagay dito sa pasto. Ngayon nga. Ayan, ready na ito. Sige, unahin na muna natin to. Si Budang. Saan ba galing yan? Galing sa LBC.
Kakano mo lang, kakanbox mo lang. Oo. Direkta na natin siya. Binugag ko siya, binugag ko talaga siya para ano, mabilis yung penetrate ng roots. Higit pala nito. Ilang ano yan? Lima stem yun. Lima. Dami na. Dami. Pero kung paputla yung block tree, pagka block tree siya, kulang siya sa sunlight. Masyado siya na-establish sa shaded area. Next. Bilis. Ano man? Balik na, balik na ikot ng balik na talaga ano? Umiikot. Puro bato? Puro bato to ah. Kasi babaw lang yan. Kukunin natin to, itatapon natin to. Hindi to pwede dito. Ah, ganun? Binubuhat ko sila. Ngipong. Tapos tinatapon. Saan? Pagkakascatter kasi talsikan yung mga bato. Tapong sa inyo. Oo. Panambak. Para panambak. Ito sayang. Kinuhay mga lupa. Oy! Oy, madama, wala magkapla. Walang lupa dito. Walang lupa dito. Kahit lupa. Wala pa lupa yung pasuko. Kukuha tayo dito mamaya. So, wala tayo sa lupa dito. Puro bato siya. Patin muna natin. Baka tagilid eh. Alin? Ang lambot lang pala niya. Ang kapit na kapit niya. Ilan niya tapa naman? Tapa? Tapos ninit na nila. Hindi ba problema niya ba lang? Wawa naman sila, nangitin mo na eh. Hindi ba kailangan hawakan eh, no? Hindi naman tabo eh. Next! Ayan, iniipon natin yung mga bato, tapos hahakot natin. Hindi pwede yung bato dito. Ba't kaya meron? Oo, oh, yun sa'yo. Gusto mo? Bilhin ko na. Napakaharap ko na lang. Sa'yo, kapit na rin yung ugat. Medyo nilulutang ko siya kasi tatabunan ko pa yan. Kaya mga medyo lutang yan, tatabunan ko yun dito. Got, nakuha, kinukuha ko yung mga bato eh. Mga ganyan. Hindi ko. Hindi ko hinahakot. Kaya mababaw yun.
harap na, no? Ganun ang kulupit, pachani. Pachani? Pachani. Oh. Okay. Mama, sa mga damo. So, what's up mga ka-dirtyans? Kung nakikita nyo si Spider-Man na nagsasabot sa TV, ngayon makikita nyo si Spider-Man ulit. So, what's up mga ka-dirtyans? So, wala Spider-Man tayo. Kung nakikita nyo si Spider-Man na nagsasabot sa TV, makikita nyo naman si Dirtyans dito sa Pilipinas. Ah, si Spider-Man sa Pilipinas. So, nagpapalaya ulit. Ang action, di ba? So, what's up mga ka-dirtyans? So, wala Spider-Man tayo ngayon. Kung nakikita nyo si Spider-Man na nagsasabot sa TV, dito sa Pilipinas, may Spider-Man na nagpapalayan. So, pakita natin ang ating mga unang kagamitan. Pag-aayos ng pinapili. So, yan. Pag-aayos ng pinapili, pagtatanggal ng damo, ang ginagamit namin ay, imbis na itak, kamalaypay, ang gamit namin ay grass cutter. So, kailangan, bago magsimula, meron tayong gamit pang protection. Safety goggles, boots, sa yung pangontra sa init. So, let's get it on. Boot muna natin. Ba, kailangan, Spider-Man talaga tayo, di ba? Spider-Man! Okay na ba? Okay na ba? Okay na. Pantay na ba? So, suot natin itong goggles natin. Safety goggles. Oops! Ay! Lumagayin ulit! So ito ang finished product ni Spider-Man aka Dirty Hand. So tignan nyo guys, di ba? Ang bilis lang natin na linis yung pilapin using grass cutter. So, highly recommended talaga siya. Mabilis. Mabilis na lalayless yung labor cost ng ating manggagawa. So, next naman natin pakita yung pag-weeder. Yung paglinis nito mga damo. Pakita muna yung mga damo natin. So, yan. Bilinisin natin siya na mabilis. Pakita naman natin. Pakita naman natin yung isa natin. Yung ilalagay natin dito. So, let's go. Action. So, ito na naman tayo guys. So, papakita naman namin kung ano yung ginagamit namin. Sa 3 hektarya, dalawa lang ang ginagamit namin na pang damo. Ang pinakakalaban ng ating magsasakay sa palayan na yung damo. So, ito ang ginagamit namin. Pakita na natin. Oops! So, ito siya. Weeder siya. Tapos, ano, grass cutter lang siya na nilagyan ng improvise. So, yun yung talim niya. Pakita naman natin kung paano siya tumama sa mga damo. So ayan, nakikita nyo to, dinaanan na to. So ayan, yun yung mga dinaanan niya. Wala kasi siya matuling, hindi tayo matuling ngayon. Pero lisot na naman kasi to.
So, start na natin siya. Start na natin siya. Start na natin siya. Let's go. Madali siya gamitin. Tapos mabilis. So nakain lang isang balik agad tayo, di ba? So kita niyo naman yung comparison nito, ginadaanan sa hindi. So ito guys, yung ano. So malaking tipid siya sa labor cost at sa manpower. So so mapapansin niyo, kita? Mapapansin niyo pagkakaiba nila. Yung sa nadaanan sa kaysa hindi pa nadadaanan. So di ba kung magsasaka ka, siyempre mas masarap talaga gamitin to. Hindi siya talaga nakakapagod ng sobra. Ang bilis niya. Talagang kahit superhero ka, talagang wala. Walang menos sa power. Pakita naman natin kung paano siya tumama sa mga damo. Ang action, di ba? So, what's up mga ka-30ans? So, alay Spider-Man tayo ngayon. Kung nakikita nyo yung Spider-Man na nagsasapot sa TV dito sa Pilipinas, may Spider-Man na nagpapalayan. So, pakita natin ang ating mga unang kagamitan. Pag-ayos ng pilapil. So, ayan. Pag-ayos ng pilapil, pagtatanggal ng damo, ang ginagamit namin ay imbis na itak, pamalaypay, ang gamit namin ay grass cutter. So, kailangan, bago magsimula, meron tayong gamit pang protection. Safety goggles, boots, sa yung pang-ultra sa init. So, let's get it on!
Quote muna natin. Ba kailangan Spider-Man talaga tayo, di ba? Spider-Man. Okay na ba? Okay na ba? Okay na. Pantay na ba? So, suot natin itong goggles natin. Safety goggles. Oops. Ay! Lumagayin ulit. So ito ang finished product ni Spider-Man, aka Dirty Hands. Di ba? Ang bilis lang natin na linis yung pilapil using ano, grass cutter. So highly recommended talaga siya, mabilis, mabilis na lalayless yung labor cost ng ating ano, manggagawa. So next naman natin pakita yung pag-weeder. Papakita naman namin kung ano yung ginagamit namin. Sa 3 hektarya, dalawa lang ang ginagamit namin na pangdamo. Ang pinakakalaban ng ating magsasakay sa palayan ay yung damo. So, ito ang ginagamit namin. Pakita na natin. Oops! Grass cutter lang siya na nilagyan ng ano, improvised. So, yun yung talim niya. So, yun. Pakita naman natin kung paano siya tumama sa mga damo. Isa natin ipapakita ating power sprayer. So, pakita na natin.